So yun mga kapaps, no, magandang umaga po sa inyong lahat, Paps Robby 3 Philippines. So kung bago ka pa lang sa akin channel mga kapaps, is huwag mo nang kalimutan na subscribe and click the notification na rin para updated kayo sa mga bagong content natin or sa mga bagong video natin. Tapos click mo na rin yung like mga kapaps para mas maganda. Tapos comment na rin para may topic po tayo sa comment section. So yun mga kapaps, ang topic natin is yun, nakikita nyo naman ng kids mga kapaps, no, is a healthy po sila, kumakain, wala pong problema. Yun nga ang topic natin ngayon, ano ba yung mga kids na dapat nating bibilhin pag gagawin nating future buck and future doe mga kapaps, or future breeder mga kapaps, no. Napaka-importante po mga kapaps na malalaman natin kung ano yung mga kids na dapat nating bilhin. Siyempre una mga kapaps, siguraduhin natin healthy yung kits na bibilhin mo. Walang sakit, walang sipon, walang mangge, walang pagtatae. At malakas kumain, malakas uminom. Healthy po mga kapaps. Yun yung pinaka-importante. Una yung tignan sa kalusugan ng rabbit mga kapaps. No? Dapat malaki, mabigat, tapos mahaba yung katawan. Yung sakto po pang maramihang anak pag babae. Pag lalaki naman po is maganda po kasi malalaki. Lalo na po pag ang gagawin ninyong future back and future daw is gagawin nyo pong meat mga kapaps, no, is gagawin yung meat. Siyempre pag meat type kasi ang habol mo is siyempre is pipiliin mo yung mga malalaking ano, malalaking rabbit, no. So yun mga kapaps, ang pangalawa is yung gender po ng ating mga rabbit or mga kids. Napaka-importante po na malalaman natin yung gender po nila. So bago pala kayo bibili or bago nyo kunin sa kulungan or mag-check pa kayo ng mga kits na bibili nyo, siguraduhin ninyo yung gender po ng mga rabbit ninyo po, na malalaman ninyo kung lalaki po ba or babae mga kapaps. Kasi napaka-importante po yun na malalaman natin gender para pagdating sa inyong bahay at pag lumaki ay hindi po kayo magkakaproblema. Pag once na pares yung bibili ninyo, lalaki at babae, is wala pong problema at siguradong narami yung rabbit ninyo. Pero pag once na hindi nyo naman tinignan yung gender ng rabbit ninyo, pagdating sa bahay ninyo, lumaki na sila, malalaman mo pala na lalaki silang dalawa or babae silang dalawa. Napaka sad nun. Kasi siyempre wala ka ng lalaki at wala ka ng babae. Kaya napaka-importante yun mga kapaps, is malalaman natin gender. Una, pag bibili kayo ng rabbit, is titingnan ninyo. Sabihin niyo, i-check niyo muna yung gender kung ito ba ay lalaki, ito ba ay babae. Lalo na po sa mga first timer or sa mga bumibili ng rabbit as ay hangabo lang po yung katawan, na malaki siya. Hindi nagtitingin sa gender, mahirap din 'yon, no. Huwag niyo ganunin, dapat siguraduhin niyo yung gender ng mga alaga ninyo. Tapos sa mga tama lang yung budget, is pwede naman din kayo magsimula sa mga local New Zealand mga kapaps, no, para mas hindi siya masyadong mabigat sa bulsa, kasi ang mga local po is nabibili lang natin sa mga halagang 350 to 400 mga kapaps. Kaya sa magsimula pa lang is okay na po yung local New Zealand, lalo na po yung ang budget niyo is nasa tama lang po. Tapos kung first timer naman din kayo, is mas maganda magsimula kayo sa local po kaysa pure breed, kasi ang pure breed napakamahal po. Pero kung marami naman din kayong pera, is wala pong problema, no. Nasa inyo pa din ang masusunod mga kapaps. Ang sa akin lang idea lang at saka opinion lang sa akin, no, kung saan ba dapat magsisimula. Kung para sa akin lang, is mas maganda kung wala tayong experience, mas maganda magsimula po tayo sa local bago po tayo aangat sa mas pure. So yun, ang pangalawa po is yung upgraded kits. Ang upgraded kits mga kapaps is mas mahal na yun konti kaysa mga local, kasi ang upgraded is yun yung tinatawag nila, yung mama nila is local or upgraded, tapos yung papa nila is pure or upgraded or F1. Ang tawag nun mga kapaps is upgraded na po kung malalaman naman natin kung ang back nila or ang lalaki is na may dugong mga pure po, kasi may papers naman din yan. So ang mga upgraded po is halaga po nila is nasa 600
650 to 750 is depende na rin din po sa mga buyer sa bumi, sa nagbibinta ng rabbit, kasi ang rabbit po kasi iba-iba po yung price, no? Kasi nakadepende yan. Hindi naman sinabi lahat ng price sa buong Pilipinas is ganyan. Nakadepende yan kasi ang binibigay ko lang na details or price is nasa ano lang po yun sa mga kilala ko or mga nakikita ko na about pricing sa upgraded. Tapos is pangatlo is yun nga yung pure breed, mga kapaps. Ang pure breed po is nagsisimula po yan kagaya ng F1 example is ang F1 po is anak po yan ng dalawang pure breed, is nahasalaga 1,500 to 3,000 po sila. Tapos yung mga pure breed naman po na kids nasa 4,000 to 5,000 to 6,000 po sila. Pag malaki na po yung pure breed niyo is pwede na po pang breed is nasa 7 to 8,000 po sila. Nakadepende pa po yan sa lahi, no? Ang yung tinutukoy ko po is yun yung standard na mga meat type na mahal na pure breed. So yun nga, ang mas maganda is piliin nyo yung quality na kids, no? Na healthy po at wala pong problema, mga kapaps. Napaka-importante po na malalaman natin yung kids natin na malusog para pagdala sa inyong bahay is wala pong problema at malakas pong kumain, no? Tapos ano po sila, iwasan nyo po din sila na maiinitan, kasi isa din yun sa problema sa mga kids, mga kapaps, lalo na sa mga 2 months pababa ay mahina pong ano nila, mahina po sila, hindi nila kaya yung sobrang init. So yun, mga kapaps, hanggang dito na lang at hanggang sa susunod na video. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, mga kapaps. Hanggang dito na lang, bye bye.